Okay. I'm teaching. Basta so, tinuturuan ko siyang maglaro ng tumbang preso, eh, no? Kasi nga, umuulan, it's a rainy day, hindi kami makapaglaro sa labas, kaya yun, laro kami ng tumbang preso. Ready, Joy? Yeah! Wait, let's play!
Hello, so medyo lubat na ako, no? Pero nag-i-assemble na unang mga ano, binuhat namin. Pero, ayan, tapusin muna natin to. Tapos, ituturo ko kayo sa new house. Hi! Ayan na. Okay na. Let's go. Okay, dito muna tayo sa labas. Simulan natin sa labas, ano? O bali, ito po yung bahay. Garahe, yun yung pintuan. May daanan dyan. Meron din dyan. So, unahin natin yung bayan. Maganda rito mag-jogging-jogging eh. Ang temperature po natin ngayon is around nasa 17-16, pero nag-ice pa rin kung makikita nyo doon. Eh mga bundok-bundok diyan, ina-ice pa rin yung mga bundok diyan. Okay. So ang ito po yung ating door. Front door. Ito po. Ayan. Maglalagay ka ng mga numbers para mabuksan mo. Siyempre, alam ko. Mag-iikot muna ho tayo ano, sa buong bahay. Ito yung garahe. Napakalaking garahe. Ayan. Kung matanong nyo po, yung dito po, ano yan, expressway na naman yan. Ito ay isang, kaya, parang porch, kumbaga. Ito yung mamaya, sasabihin ko. Yung ginagawa ko kaninang, ano, bed. Ito. Ito ba yung master bedroom. Yan, yan. Tignan natin sa loob. Pasok tayo. Pre, gamitin ko yung code dito. Ayaw. Iyon! Nabuksan din! Nawakas! So, tumutunog. Ito ba yung kanilang master bedroom? Ayan. Ayan. Kaya umihi yung pamangking ko eh. Kasi ito po yung walk-in closet niya. Ayan. Ito yung walk-in closet. Meron silang sariling ayan. Toilet, CR, banyo. Hi! Punasin na natin ang pangit. May pangit talaga ako. Okay, dito naman, this is yung hallway papunta dun sa, that's my mom. Ito, lalagyan ng mga gamit. Ito yung garaheng malaki kanina. Yan. Bali, pag nagbukas yan, pwedeng buksan dito, pwedeng dire-diretso yung sasakyan yan. Lock lang natin. Ayan. Dito po ano, hindi kagaya sa atin yung mga internet ganyan. Ayan po yung internet nila, itatawag na lang i-activate kumbaga. Lahat-lahat ng cable, lahat-lahat ng nandyan na. Dito rin ang laundry and everything. Okay, second room. Ganun din kalaki. Ito yung tanke nila. Kung saan para magkaroon ng heater ba. Ito ang shower room para sa dito sa mga bisita,
Kasi dalawang banyo eh. Ano. Isang toilet nandito. Yung mga switch nila riyan. That's for heater, that's for fan. Ito po ay home vent. Ito po yung nagko-control ng temperature. Sa... Basta? Yun. So, ito po yung kabibili na, ano, na furniture, table yan, hindi pa na-assemble. Ito po yung magiging sala, or what you call the living room, the dining room, tapos meron tayong island dito, which is inyong pinakamagandang setup dito sa bahay, merong island. Dito ka mag hiwa-hiwa, doon ka magluto. Puro high-tech-high-tech, oh. Nice. Diba? Cute! Nanay ko kung ano masabi-sabi ng nanay ko eh. Okay. Later! Mag-unboxing po tayo, no? Pero ito yung kakaibang unboxing eh. Tables and chairs. Alright. There you have it, yun na yung unboxing natin. Ano? 6 chairs, 1 table. Kung gusto nyo makita yung tsura ng table, ayan siya. Alright, bye! So today is Sunday, kahapon ay Saturday. Ito kami kakain ano, yan, sa lemongrass. Kakain kami ng ruot. Alright. So namimili kami ng pagkain. Ewan ko anong binibenta dahil nagbebenta sila ng Angry Beef. Ayaw ko naman ng kumain ng nagagalit na baka. Mahirap naman yun. Hello. So habang nag-order sila doon, I take the chance na mag-ikot-ikot muna dito sa town. Ibang town itong pinuntahan namin, no? Diba? Ang lamig ko ngayon, nasa 9 yata, I guess. 9 degrees. Dito, yun sila oh. Sila na naman tumakanan dito. Yo, hello. Tapos, yun, ganoon sila, mabait sila. Hindi sila yung, ano, supladong mga tao. Tipong pagpapansin mo, papansinin ka talaga. Silipin natin yung itsura dun sa ano. Diba, ang cute doon. Doon. Bila doon. Nice. Ah naman, malamig-lamig lang talaga. So andun nga kami, oh, doon sa lemongrass. Ayan. Tapos ang mga pagkain dito, puro Thai, tapos mga, ayan, Western, Eastern cuisine, mga ganyan. Pero karamihan dito, mga Thai food, mahilig sila sa Thai food, ewan ko. Meron ding Filipino food, pero nananaigyat ang mga Thai food dito. Hindi tayo po, ida tayo food. Yeah. So, babalik na tayo doon. Gutom na ako. Bye-bye. So, ayan. Lumabas kami para makapag-isip-isip kung ano yung mga menu na lulutuin namin for the house blessing. Kasi yun nga, nakita nyo naman yung mga nangyari. Anyway, ayan, so we took some pictures sa parang Japanese style, and we met new friends, ayan, no? Mga high school pa lang niya. Tapos ayun nga, we went to eto sa pinakamalinis na
tubig something nila dito sa lugar nila. Ayun, no? Tignan nyo, napakalinis, oh. Diba? Ayos. Pero bawal, ano dyan, mamingwet, bawal maghugas ng kamay. Basta ganun, para ma-preserve yung kalinisan nitong tubig nga ito sa water, blah, blah, blah. Chup. Tapos yun, dito ako nakakita ng pintura na berry, boysenberry. Tapos yun, kakain na naman, of course, para yun nga, kapag-isipan yung food. And then, yan, umakit ka kami sa isang mataas na lugar para makita yung view na ito. And tingnan nyo. Alright. Yan, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda. Nakaka-inlove talaga yung lugar na to, promise. At syempre, pag may ibang lugar, may ibang new friends. And French po yan. Ganda nyan, oh. Tapos, syempre, kain ulit. And then, after kumain, uwian na. New Zealand. Nung bata ako, hindi ko naman alam yung lugar na yan. Kasi pag sinabi mo nga abroad, biglang mong maiisip, uy, Amerika. Kasi nga, yun yung mga napapanood dun sa TV, di ba? Tapos, ganito, biglang, really, mag-abroad ako talaga. Like, hindi ako makapaniwala eh. Parang, it's just dream. Parang ganon. Tapos, yun nga, ang saya. Kasi nung mga nakita kong mga serye sa mga movie, parang Amerika na rin eh, yung dumating ako rito. Kagaya ng mga kitchen, di ba? May mga island, ganun. Tapos yung mga taong naka-doble-doble suot na nakikita mong naglalakad sa parking. Tapos yung may mahangin-hangin na, ano, hangin-hangin moment sa mga scarf nila, ganun. Yung ambience, yung weather, ganyan. Yung mga pagkain, my God, yung pagkain, grabe. Lalo na yung mga, ano, mga steak, oh my God. Yung mga ano nila, yung mga daanan, daanan na magaganda, na walang lubak, na kumpleto sa markings, pero kung may gagawing daan, todo-todo ang mga warning signs nila. Imagine niyo yung mga time na election natin dyan sa Pilipinas, yung sindami ng poster ng tumatakbong ewan na politician, ganon, ganon kadami yung warning sign, para iwas talaga sa disgrasya. Tapos, kahit sa mga parang baryo-baryo na ang mga settings, gano'n, naka-espalto pa din. Ayos, yung ganda talaga. Anyway, ang dami kong gustong sabihin na hindi na kaya. Kasi nga, baka buti tayo ng ano, mga isang oras, gano'n. Hindi ko kasi na-video lahat kasi ninamnam ko yung moment na nandito ako. Kung video ako ng video, mawawala lang yung focus ko sa mga natural na bagay na dapat makita ng mga mata. And yes, I really love this place. Salamat kay kuya ko tsaka kay ate. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan ito. And to you guys na mga nanonood, thank you for being part of this New Zealand journey.